Paano mag-flying Filipino style? Hugasan ang bigas. Nang tatlong beses. Panukat. Daliri. Lagay natin sa rice cooker. Close. Meron siyang option menu. At piliin natin ang quick steaming. Palpak. Cancel. Menu. Yan yung sa gitna, quick steaming. Merong options na pang expert, medyo matagal yon. Merong congee, pero sa case natin, ordinary kanin, quick steaming. And then start. Ito, 5 minutes na lang. It takes 35 minutes para sa quick steaming. Ito naman, ayan ang kanyang mga key. Start, keep warm, yan. Panasonic. Medyo mahal ito ng konti. Kaysa sa mga ordinary dahil magaganda ang kanilang materyales. Ayan. Super ganda. 3, 2, 1, 0. Ayan, luto na. Wow, very nice. Ang dinangkal sa daliri para ma-estimate ang tubig. Galing-galing. Basahin ng sandit. At ating buhaghagin. Nice. Perfect rice. That's it. Let's eat. Let's eat. Ulam namin, kinamatis, tinalong, initlog, at saka inilata. Ha ha ha! On na ba? Okay, katatapos sa kumain. Busog na busog ako, wala. Iniwan tayo ni Mrs. eh. Nagbakasyon siya. Iwan kung saan. So, ito, napaka maliit na bagay, pero tuturuan ko yung sinong nanonood na hindi marunong wawas ng pinggan. Ganito ang pagwawas ng pinggan. Ayan. Saglit lang. Sasampun lang ako ng dalawa, pero kapag naglinis ako, lahat. Ito, ganyan. Pagkatapos mong sinabons, ayan, kuha ka ng isang ganito. Ito, yung kuha ka ng kapirasong small towel. Ganyan. Kasi kapag sinamay mo lang yan, yung detergent, nandyan pa rin. Kaya, wala. Kakain ka ng sawon. Ang mangyayari, hindi healthy. Ayan, ang isang tips na maibibigay ko sa inyo. So, diba? O, isa pang sapor. Ganyan, pagkatapos sabunin, kuha ng small towels para matanggal ang sabon. At makita o malinis siya pero wala rin sabon. Ayan. Okay. See, yung finished product. Ayan. Salamat sa pananood. Hopefully, sana nagkaroon kayo ng idea para sa tamang paghuhugas ng pinggan.
at pagsasahing. Okay, thank you sa panonood. Kung medyo nagkaroon ng idea, paki-subscribe. Okay, thank you.